ref nyo na yung goma niya parang hindi masyadong lumalapat sa kada side. Ngayon, gagawin namin for DIY. Bubuhusan na muna natin ng mainit na tubig habang nilalapat natin yung mga kanto niya para parang ma-plancha yung mga gilid. Kagaya nito guys, oh, medyo mas naging okay na siya, parang planchado na siya. Kesa nung itsura niya kanina. Tapos mas dumikit na siya. Ito yung itsura niya nung hindi pa siya na bubuhusan ng mainit na tubig. Talagang masyado siyang ano, oh. Tingnan niyo guys, oh, mga kulubot na siya. Tsaka ang hirap niya na guys talaga ilapat. Kaya itatry natin kasi sayang guys yung yellow namin guys. Oh. Mga ka guys. Oh. Okay pa naman yung ref kasi bagong lagay naman to ng tree yung pinaayos namin. Kaya sayang naman, 'di ba? Kakaayos lang tapos hindi mo magagamit. So yung gastos natin. Mga kabisti. Dito rin sa baba, oh. Ayan, oh, ito yung tinanggal muna namin kasi bago nyo palabuhusan siya guys ng mainit na tubig, kailangan tanggalin nyo yung rubber. Pag tinanggal nyo dito guys, yung rubber guys, linisin nyo ito guys, mga sulok na yan guys, dapat malinis yan. Ito nga hindi ko pa masyado napunasan, inunamukan na kasi namin yung sa taas. Pag nalinis nyo na to guys, yung rubber po ibabad nyo sa tubig, hugasan muna, kahit wag na palang ibabad, hugasan nyo, sabunin. Tapos, magpakulo na kayo ng mainit na tubig. Tapos, ibuhos nyo na lahat, guys. Huwag nyo lang isama yung makina, no? Ganyan po. Guys, are you thinking? Ayan siya. Dati eh, kapag isinasara namin yung yung pinto ng ref, hindi siya masyadong madikit. Ngayon, madikit na siya. Medyo mahirap nang buksan. Ayan. Kitang-kita na talaga. Kaya mas maganda pala talaga na lagyan natin ng mainit na tubig. So, next natin guys. Dito na tayo sa baba na tayo. Bubuhusan muna. Punasan muna natin. Ayan, hindi pa siya masyadong lapat dito guys. So, ayan. Kita nyo ba? Ayan. Ilalapat pa lang natin siya. Malalapat siya guys pag nabuhusan na siya ng mainit na tubig. Kasi yung tendency niya, pag nilagyan na siya ng mainit na tubig, parang na-stretch mo na siya. Tapos, pag nakalapat na siya habang nilalagyan ng mainit na tubig, syempre, huwag nyo munang isama yung kamay niya at naluluto yun guys. Pag nalagay nyo na guys, halimbawa kaya nyo ng hawakan, hilut-hilutin nyo guys. Ayusin muna natin. Kukulit. Kukulit. Ayan po siya, oh, hindi siya pantay. Ayan, kita naman sa gilid, parang medyo angat pa. Ayan na po yung mainit na tubig. Bawal din daw sa kata. Ayan, ganyan lang guys ang paglagay niya guys. Aray. Tamaan na talsikan ako. Mami, bawal ka sa bata. Ayan, nakuha na siya. Ayan baga guys. Oh. Ayan siya. Huwag maingay. Umalis. Ayan
guys. O, medyo maganda na siyang tingnan ngayon. O, na-plancha na siya. Pero kulang pa yan, guys. Konting mainit pa. At alis muna ako ng konti. Baka mabuhusan tayo. Mahirap na. Konti na lang at magiging okay na ang ating ref. Obserbahan pa natin siya mamaya pag nag-moist pa yung gilid niya. Ibig sabihin, singaw pa. Pero sa tingin ko naman, hindi na. Kasi medyo mas kumapit na rin yung ano niya eh. Kasi nung mga mga kahapon ata nung isang araw, sinaksak namin to guys. Expected namin, madami na yung titigas na yelo. Kaso, yung ibang yelo, hindi tumigas and wala pang yelo. Kaya, kailangan natin buhusan para maging okay. Kasi, bagong lagay lang naman to ng prion eh. Yan ang aking pasensya na guys ha. Medyo madilim dito sa part na to kasi nasa loob kami ng kusina. Hindi na kasi namin binuhat yung ref dun sa ano kasi wala kami ibang katulong magbuhat. Okay na daw guys. Madali na. Ayan guys, laman ng ref ko guys. So wala pang laman. Hindi pa tayo masyado nakaka-recover sa COVID. Quarantine ng COVID. Konting kembot-kembot pa para makapaglaman-laman din yung rep natin. Nung isang araw pa lang naman kasi ito guys sa amin. Ayan guys, oh, medyo okay na siyang tingnan yung gilid ng ano nyo. Parang dahil pa natin yung plinat niya. Ayan, natingnan nyo guys. Ito yung gilid niya. Ayan, hindi siya pantay, diba? Ayan, binubuhusan niya. Hindi niya. Tapos, ayan siya. Pag nabuhusan nyo ng mainit. Kulang pa. Konti pa. Ayan na, medyo amana na siya. Dito sa... Tapos dito guys, sa kabila guys. Ito guys, okay na kasi medyo madami na yung nailagay dito. Ayan, okay. Pero dito sa kabila, konting kembot pa. Para naman. Oh, diba? Konting hilot. Hilot dito, hilot dyan. Ganyan lang yan, guys. Oh, diba? Oh, see? Dumikit na siya, guys. Ayan na siya. Kasi guys, nagtanong kami niyan guys sa nag-aayos guys ng ref. Yung mga ganyang goma pala, iba-ibang klase pala, may dalawang klase yan. Yung isa clip na goma, nagtawag nila. Tapos yung isa, ewan ko, nakalimutan ko na yun guys. Basta dalawang klase daw po yan. And, pwede pa daw ito kasi yung punit. Ito daw kasi yung sa amin, maganda pa daw yung pakagoma niya. Hindi naman daw lahat ng punit na. Ano, pinapalitan agad. Kasi magandang klase pa daw yung goma. Kaya sabi nila, inadvise sa amin. Hirap ng hanapan. Medyo maano rin daw kasi pati itong hanapan ng ganitong klaseng goma. Kasi iba daw yung pakagoma niya. So, sabi niya, maganda pa naman. Ang gawin na lang namin is lagyan daw ng mainit na tubig. So, sabi ko, try natin. Kasi kaysa naman ibabayad yung pa to, ganito lang naman pala yung gagawin. Hindi, magagastasan pa. Eh, kaya kayo guys, kung kaya nyo rin lang naman, wala naman masyadong magagalaw dito kasi ganito lang naman ang paggawa niya. Ganito lang naman siya gagawin. So, makakatipid na kayo. Tsaka mas masiguro nyo pang maayos nyo kasi kayo mismo yung gagawa. Ay, hindi nyo talaga siya mamadali eh. Tingnan natin. Ayun, oh.
Tingnan nyo guys. Ilapat mo muna siya para mag-ano siya, mag-urma. Ayan siya guys. Mamaya, maya-maya buksan agad ulit natin. Kagaya nitong isa, try natin buksan. Mahirap na. Ayan, oh, medyo mahirap na siya. Sige nga, buksan mo. Oh. Patunugin mo nga. Yung, ayan guys, oh. Dumidikit na siya. Kanina kasi guys, na-observa namin, ref namin, parang hindi dumidikit agad. Parang mahina yung pakadikit niya. Konting ano. Tapos guys, pag tapos nyo na guys, silutin guys yung buong palibot niya dito. Ano nyo muna, mga 5 to 1 hour. Kaya mas maganda nga yan guys, mas matagal. Siguro mga 1 hour na nakaganyan kasi guys. Para talagang kumbaga ano, ma-plant siya yung paka bawat gilid niya. Ganyan. Huwag mo nang buksan ng buksan. Para okay na. Makikita natin yan after mga 15 minutes, okay na rin yan. Kasi pak talagang ilalagay nyo dito guys yung pinakulong tubig. Nagpapakulo kami ng tubig. Probinsya kami guys, nasa probinsya kami ng Bicol. At yan ang aming ginagawa para sa DIY Bicol ref. Nabili namin to guys, ano guys, ref na to is second hand. Kaya wala naman tayong pabili ng bago, so second hand lang tayo. Medyo okay naman lang second hand, basta pipili naman kayo sa ng second hand na bibili nyo, yung maayos pa naman. Alam nyo na pag gumastos kayo, hindi rin masayang yung pera nyo. Ayan. Malaki nga yung paka-freezer niya guys, oh, kasi yun yung kailangan talaga namin kasi gumagawa kami ng ice cream. Kailangan namin malaki ang freezer. So, ano pa nga natin magandang? Nagpa-plano pa kami guys, bumili ka. So, plano pa lang kasi wala pa tayong charurot. Wala pa tayong puwera. Okay na siya guys. Iiwan muna natin siya guys na mga 15 to 1 hour. Pero kami gagawin lang namin 15 minutes. Tapos papaanda rin muna namin. Titingnan namin kung okay yung labas ng Freon. And then pag okay na yung labas ng Freon, stock na ulit kami ng yelo. Update ko na lang kayo mamaya. Later. See you guys. Bye bye. Una,